What's up mga idol? PBA major announcement, EJ ano si Ke disqualified na. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. May quick update lang tayo sandali sa reklamo ng Rain or Shine player na si Jonard Plar ito, dahil may isang part sa endgame na nakuhanan siya ng rebound ni RHJ, nahila daw ang kamay niya pero wala man lang foul na itinawag. Naniniwala naman ang buong kampo ng Rain or Shine na sana daw ay magkaroon ng review sa nangyari, dahil ito daw ang dahilan ng pagkatalo nila sa Game 4, kaya naman bagsak ngayon sa 1-3 ang serye nila kontra TNT. Pero kung ako ang tatanungin, kasalanan din ng Rain or Shine ito dahil hindi na sana aabot sa ganitong sitwasyon, kung naipasok lang ang pangtabla na open layup ni Adrian Nukem, pero mintis nga ito kaya tuluyan na silang natalo. Samantala, pag-usapan na natin ang one-sided game ng SMB at Ginebra, sa una ay okay naman ang laban at nakakasagot naman ang Ginebra dito, lumamang lang ng 9 points ang SMB sa opening quarter ng laban. Nabawasan nila ang puntos na hinahabol nila sa second quarter dahil maganda ang pinapakita ni Brownlee, pero ang problema ay siya lang ang gumagawa sa Ginebra, wala na siyang katulong na ibang player sa laban na ito. Ganun pa din ang nangyari sa third quarter at fourth quarter, dahil tanging si Brownlee lang talaga ang gumagawa, umabot na nga sa 49 big points ang score niya, pero halos 20 points pa rin ang hinahabol nila. Nakuha na lang ng Ginebra ang shooting nila sa last minute ng laro, kung saan sunod-sunod ang pagpasok ng mga tira nila, nakakapanghinayang dahil kung kailan pumapasok na ang mga tres ay naubos na ang oras. Samantala, trending ngayon ang ginawa ni EJ Anosike kay Scottie Thompson, dahil first quarter pa lang ay flagrant foul penalty 1 na agad ang itinawag sa kanya, matapos niyang hindi iniwasan ang landing spot ni Scottie sa tres. Kaya naman ang opinyon ng karamihan sa mga fans ay isa daw siguro ito sa game plan ng SMB, gusto nilang magkaroon ng injury ang mga star player ng Ginebra, lalo pat isa si Scottie Thompson sa naging hero noong Game 3. Kaya naman ayon sa mga source, magkakaroon daw ng review sa ginawa ng SMB import, at kapag intentional talaga ang ginawa niya, posibleng mag-upgrade sa flagrant foul penalty 2 ito, at disqualified siya maglaro sa Game 5. Pero kung ako ang tatanungin, sa tingin ko ay hindi naman siguro sadya ang nangyari, dahil kahit mismong si Anosike ay nagulat sa tawag, hindi din naman siya nakatingin sa landing spot, kaya mukhang hindi naman intentional. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, dapat nga ba magkaroon ng suspension? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.